naman po tayo uli, mag ano na naman tayo, mag vlog na naman tayo. Today guys is Sunday, ang oras na po dito, it's about 10 o'clock na po in the morning. Actually guys, kanina pa po ako nagising, kaya lang, nagmuni-muni muna tayo bago tayo maggumawa ng ating mga gawaing bahay. Pero guys, di ba ang sabi ko sa inyo kahapon is mag-aano ako, tawag doon, magagawa nga ako ng Shanghai tuna. Ngayon, nakapag-day off na tayo, Sunday ngayon, day off ko. So ngayon, magagawa na ako ng aking Shanghai tuna at ang aking bread roll pala ang tawag doon guys. Bread roll pala yun. Pala yun ang tawag doon. Yun yung gagawin ko ngayon sa day off natin. So at the same time, habang magluluto tayo, magagawa tayo ng aking Shanghai at saka bread roll, naglaban ako guys. Kanina ko pa yung sinalang. Pero konti lang naman yung labahan ko kasi nung nakaraan, naglaban na tayo. So ayun. Yun lang yung sinuot kong uniform for many days. Kasi naglaba ko noong, kailan ba, Wednesday. So Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Yun lang yung uniform ko na sinuot dahil for 3 days. So ayun, konti lang ang labahan ko ngayon. So magluluto tayo ngayon guys. So watch out, watch out, watch out. Guys, ito na yung ating panghalo sa ating Shanghai. Ang ating Shanghai tuna. Ito na yung panghalo natin. Meron tayo ditong patatas, carrots, and then may tuna ako dito. Ayan. May tuna tayo. Ito yung tuna na lagi itong binibili kasi masarap ko siya eh. Tuna, hana tuna, light meat tuna. Ayan. With sunflower oil. Ito lagi yung binibili kong tuna guys. Dati yung binibili ko is ano, yung century tuna. Pero okay pala to kasi malalaki yung meat niya, yung chunks niya. Ayan o. Oh. Malalaki. Ganito yung itsura, yung chunks niya guys. Ayan. Yan yung lagi kong binibili kasi lagi itong nag-o-offer eh. Nabili ko to, ano, tender ham. 3 piraso ng ganito guys. And then, meron akong capsicum. Ihahalo din natin sa ano, ayan. Capsicum sa Shanghai natin para maging makulay naman yung ating Shanghai. Tapos guys, yung aking bread roll pala, ayan. Mahirap pala magawa ng bread roll. Pinitpit ko na yung tinapay ko. Kailangan yung tinapay mo maging flat talaga siya. Kasi ipapalaman mo dyan is ano, cheese at saka hot dog. Tapos, meron akong milk dito, ayan, fresh milk. Kasi ididip natin yung ating bread na may ano na siya, may cheese at saka hot dog. Ididip natin yan sa egg. Ayan, ito yung egg natin. Bumili ako ng isang tray na naman na egg kasi egg is life. Yan lang kasi guys yung mga madali ang luto pag wala tayong ulam, maglaga lang tayo ng itlog or mag sunny side up, pwede na yun. At saka partner natin ay kanton. Sabi nga nila, hindi ka OFW kung wala kang itlog at saka pansit kanton. Yun lang sabi nila guys. And then, para sa bread roll natin, bumili ako ng breadcrumbs. Ayan. Ang gagawin pala natin guys, kaya may itlog siya at saka breadcrumbs at saka fresh milk kasi yung isi-separate lang natin, hindi natin imi-mix yung fresh milk at saka egg, separate lang yung pag-dip niyan. After nang i-dip mo siya sa egg, sa fresh milk, first one, ang gulo natin, di ba? First one, ano natin sa fresh milk, pag na-roll mo na yung ating tinapay with the cheese and hot dog. Ito na yung hot dog ko guys pala. Ayan na yung hot dog ko. Inano ko muna to, binoil siya para soft yung ano niya. Ayan, fluffy ba yung hot dog. At saka malasa siya guys pag inano mo muna siya, i-boil mo muna. Kasi pag iprito, parang hindi mo feel yung lasa guys. Maganda talaga pag i-boil mo muna yung sausage and then saka mo siya i-ano sa ating tinapay. May lemon pala ako dito. Ito na yung pambalot natin. Ito yung cheese ko guys. Naka-offer din tong cheese ko. 3 piraso. Happy cow. Tender ham 95 pills. Yung bili ko dito. 3 siyang ganito guys. Maganda na din siya. Offer. Ilang piraso ba yung laman nito? Tin. Tin? 10. Ay, naka ang Bisaya talaga. 10 pieces siya guys. Ayan.
pasensya na, Bisaya po. Minsan yung accent natin, imbis yung matigas, pinalalambot, yung malambot, pinatitigas. Ganon yun, guys. Tapos, ito yung aking spring roll pastry. Ayan. Ito yung pambabalot natin naman sa ating Shanghai. Kasi yung bread roll natin, wala na yung balot. Ito lang, tinapay lang yung pinakabalot natin. So, ito lang yung para sa bread roll. Bread crumbs, itlog, at saka fresh milk. Ayan. So, maya-maya, pinakita ko na sa inyo yung mga ingredients. Pero, maya-maya, iano ko na. Finished product na siya. Ang gagawin lang naman natin, guys, i-dip lang natin dito sa egg, dito sa ano, sa itlog, and the last is the breadcrumbs. Ayan. Ayan, guys, ginagawa ko, minamash ko lang siya dito. Minamash ko lang dito siya, guys, sa ano, sa peeler, yung pagkudkud ba, guys, pagkudkud. Ginaganyan ko lang siya. Para pinong-pino yung ating, ano, yung tawag doon, yung... Alam yung gawin. Basta ginaganito, guys. Ganito yun. Ganyan. Pag nagagawa ko ng Shanghai na may tuna. Dati kasi, guys, yung previous ko na vlog, hindi ko yun naisip na may ganito pala ako. Ang ginagawa ko dati, ini-slice ko lang siya into small pieces, into small cubes, ganon na yun. Pare-pareho na yun, guys. Pero mas madali pala yung ganito. Kasi pag iniwa-hiwa mo, matagal siyang... Pala kayo ng Shanghai, kung gusto nyong gawin din nyo ito, kung gusto nyong gawin siya, advice ko pala sa inyo is, pag gusto nyong lagyan siya ng patatas, it's up to you guys, not necessary naman na pwede ni siyang ano, talagang kailangan talaga haluan ng patatas. Nasa sa inyo na yon. Sa akin kasi gusto ko siyang lagyan ng ano yun, patatas at saka carrots. Kailangan pala nyo, guys, kasi yung patatas, maano kasi siya, matubig. Parang maano siya, pag inudkod mo siya ng dito, matubig siya. Ito yung tubig niya, guys, oh. Piniga ko muna siya, ayan. Kailangan pala tanggalin nyo talaga yung sabaw kasi yung patatas pala, pag kinudkod mo pala siya, pag kinayod mo pala siya, masabaw siya. Ayan, hindi na siya masabaw. Dry na siya kasi pinigaan ko na siya, tinanggal ko na yung sabaw niya. So, kailangan pala, guys, tanggalin nyo yung sabaw ng patatas. Okay lang yung carrots kasi yung carrots hindi naman siya mabasa, hindi sabaw. So, kailangan yung tanggalan talaga ng sabaw. Ito, ganito kadami, oh, yung isang piraso, ganyan kadami yung sabaw niya. Medyo madami din, guys, di ba? Kailangan pala natin tanggalin yung ano. Sabaw kasi pag ibinalot mo yan, mababasa yung ating wrapper. So, kailangan tanggalin mo yung sabaw. Hugasan mo natin siya. Para hindi mabasa yung wrapper. Ayun. Guys, sinaluan ko ng capsicum, red capsicum yung ating Shanghai. Iwain ko lang siya ng maliliit na rin. Naman natin yung aking mini chopper. Ganito na yung gawin natin, guys, para ano, hindi na tayo mahirapan maghiwa-hiwa ng mga maliliit. Ito, i-ano na lang natin, parang mixer. Yung aking ano, bawang, ayan na ano ko na siya. Yung bawang, hinalo ko na. Timplahan lang natin yan mamaya ng bitsin at saka black pepper. Yun lang, at saka kunting asin. Ayun. Thank you.
magawa pala kayo ng Shanghai na tuna, pag wala pala kayong wrapper, pwede rin yung lagyan siya ng itlog at saka flour. Parang gawin nyo siyang okoy. Kailangan nyo siyang lagyan ng flour at saka itlog para magdikit-dikit siya. Kung wala lang kayong, walang wrapper, kanito, wala kayong pambalot, pwede rin yung siyang i-ano lang, ganun. Lagyan ng itlog at saka flour, saka ano niya, gawing okoy at saka i-fry, ganun. Dalawang option din, kung wala kayong pambili ng wrapper, kasi ito, maano lang to eh, hindi naman to gagastos ng mga, siguro nasa mga 10, oo, nasa mga 10 dirham mo guys, okay na makakabili ka na kompleto na yung ano mo ingredients pag magawa ka ng Shanghai.